Hello! Magandang tanghali po mga kabayan at magandang hapon naman po diyan sa Pilipinas. At nandito naman po ako ang inyong lingkod na isang OFW dito sa Saudi Arabia. Gusto ko lang po ipamahagi sa inyo ang aking dish for today or ulam ngayong tanghali. Opo. At gusto ko po ipakita ang mga regular na mga ulam, mga dito sa Saudi. Shoutout po pala kay Madam Beng. Madam Beng, daghang salamat sa inyong suporta. Daghang salamat sa inyong mga advice at time na ako inyong tinutulungan. Alam po ninyo, Madam Beng, labis ako natutuwa at nagagalak sa inyong pagtulong sa akin. Sa totoo lang po, Madam Beng, kayo ang aking mentor, teacher, sister, at kaibigan na nagbibigay inspiration sa akin. At salamat po pala doon, Madam Beng, sa mga word of wisdom, di ba, na pinapaliwanag ninyo sa akin. Saludo ako sa inyo, Madam Beng. Sana po kayo magbago. At ngayon pa lang, Madam Beng, pinapauna ko na sa inyo. Congratulations sa inyo. I hope kaya niyo yan. At kung ano po ang problema ang pinagdadaanan ninyo, Madam Beng, nainiwala ko malalagpasan ninyo yan. Di ba po? Kaya laban lang po. At shoutout po pala kay Engineer Rolly Rosios. Engineer, ang pindiha. Daghang salamat din po sa inyo. At kay Engineer Jebson ng Tabo. Yan po ang mga tropang bisdak. Mababait po ngayon dalawang engineer yan from Cebu City. At si Madam Beng, kung hindi ako nagkakamali, from Davao. Kababayan ni Tatay Digong. Kaya yung mga bisdak na yan ay mga mababait. At mga supporter po sila at matulungin. Kung ano yung knowledge nila, sinishare po nila sa inyo. Yan po, lalo yung pong dalawang engineer na yan. Sila rin po ang mga nag-guide, tumulong, naggabay sa akin sa trabaho ko to. As in, na first time ko dito sa company. At ganun din po lalo si Madam Beng, napakabait po ng ate ko na yan. Solid ang suporta sa akin. Kaya wala akong masabi sa mga yan. Masa tropang bisdak, Duterte. Kasi po, sa totoo lang po, wala akong mapagsidla na word of na may bibigay sa kanila. Talagang saludo ako sa kanila yan. Yung mga lalo, yung dalawang engineer, super. Apo. At guys, babahagi ko lang po sa inyo ngayon ang aking ulam this for today, ngayong tanghali. Ayan po. Pretong hasa-hasa na may itlog. Ayan po, na may itlog. Na may bawang, sibuyas, at kamatis. Ito po. Siya na yun. Sigurado na nahuhulaan nyo na kung ano ang ulam ko po ngayon. Sarsyado. Opo. Yan po ang ulam ngayon sa ngayon tanghali. Alam nyo po guys, karami ang mga OFW or sa mampanik ng mundo, lalo dito sa amin sa gitnang silangan, ang regular na mga ulam dito, apat na klase. Una, pagluluto ng indomie, noodles. Pangalawa, adobo. Kung adobong, ano yan, karne or adobong manok, most talaga yan. Pangatlo, mga preto. Kasi mabilisan yan eh. Preto. At yung, ano pa, yung isa na most madalang ginagawa din yung pagsisigang kasi para makahikop ng mga sabaw lalo sa oras ng taglamig.
Yan po ang mga regular na mga inuulam. At kung mayroon pang iba na hindi ko pa nababanggit, kasi mga pamabilisan po yan eh. Yan po ang regular na. At isa pa yung ulam na niluluto din po na madalas sa ng mga OFW, paksiw. Yan po ang paksiw na walang kamatayan po talaga. Paksiw sa kaya mga pagpiprito ng mga kuindi tuyo, itlog, or mga isda na mapandagdag sa kanilang o mabilisan na pagluluto. Lalo na kung hataw sa overtime, overtime o sobrang pagod o masamang pakiramdam. Yan po ang mga madalas nilang niluluto. Kasi lalo na kung mga OFW eh may sakit, siyempre po walang ibang asikaso sa sarili nila. Kaya para makahigop lang ng sabaw, mabilis ang pagluluto, noodles po talaga, noodles. At wala nang iba. Kasi ako madalas ko ginagano yan eh, kapag masama pakiramdam ko, tinatamad ako, masakit ang ulo, ang para makahigop ako ng sabaw, noodles po, yung indomie. Yan ang madalas pong lutuin dito. At na hindi lang po ako at karamihan po mga OFW. Ganun po ulam ng mga OFW dito. Kasi po, eh, alam nyo, lalo sa mga nagtitipid, yan po ang mga talagang ginagawa nila. Saka po, itong ulam po na to, sa totoo lang po, aabot po yan ng, kung hindi dalawang araw, tatlong araw, gusto ko paabot yan, tatlong araw. Alam po eh, hindi ko naman po ito, hindi ko kinakahiya po talaga to. Sa totoo lang, kaya po ganun ako pagtitipid. May pamilya po kasi ako hindi buhay. At hindi naman po gano'ng kalakihan ng aking sahod. Kaya po sa totoo, ayun. Alam nyo kasi kami mga OFW, hindi naman po lahat mga lalaki ang sahod. Magagandang trabaho, magagandang kumpanya. Kaya dito ka matututo maghigpit na sinturon. Kaya mga kabayan, sa totoo lang, kaya ko bakit ko mga pinamamahagi or sinishare sa inyo ang aking mga buhay at karanasan dito. Para may idea kayo na hindi porke abroad eh masarap ang buhay. Hindi porke abroad eh namumulot ng pera. Ang katumbaso niyan eh. Although medyo lamang kami na sahod kontra sa Pilipinas, pero ang katumbas naman po niyan eh lungkot. Ang lungkot o kapag umatake ang homesick eh, napakahirap. Madalas pong mangyari sa akin yan. Alam nyo, naka-apat na bansa na ako eh. Pero hanggang ngayon, parang hindi may iwasan pa rin makaramdam ng homesick o ng lungkot. Ewan ko ba, sa kahit na wala ka naman iniisip ng problema eh, dumarating po talaga yun. Ay nawa, ganyan lang po talaga, laban lang po para sa pamilya. Diba po? Salamat po sa inyo sa mga tumutulong sa akin na iniwala. Opo, hanggang dito na lamang po. Mabuhay ang lahat ng OFW.